the sickness and in health. I do, Father. Nacino. And I'm Melissa Gohing Nacino. And welcome to our brand new YouTube channel, Life with the Nacinos. And we have this new channel for you guys. Dahil, let's go straight to it. Mel is pregnant. Magiging daddy na ako at si Mel ay magiging isang mommy. Aww. Yan, so it's bunch of good news for us for this year. Super happy kami. We've been trying for months. At marami tayong pag-uusapan sa channel to. Kaya nga Life with Nacinos to. And we've been praying for this for how many months? Kasi nagkaroon ako ng PCOS, which is the polycystic ovary syndrome, which means na hindi ako nagiging fertile. Kaya yung matagal na kami nagtatry, di ba, for many months, pero yun, hindi kami nakakabuo. We'd like to thank Dr. Mia Saludarias for helping us. So, may tinake ako medicine para maging fertile ako. And yun, ito yung resulta. So, for those who have PCOS as well, so just consult your OB-GYN or kung hindi kayo nakakabuo, just go to your OB-GYN and magpa-check kayo kung ano yung problema. Para ma-explain lang further sa mga nagtataka kung ano yung PCOS, ito yung change sa hormonal system ng isang babae, kaya nagbabago din yung timing ng pag-release ng eggs, yung time ng pag-fertilize, kasi ang uso ngayon yung mga apps. Pero syempre, I had no idea na buntis na si Mel. So, totoo lang, siya una nakaalam. But with the changes sa body niya, paano mo ba na parang suspicion or ano? Unang-una, nahihilo ako. Konting galaw lang, ba't ako nahihilo? Tapos, naging matakaw ako. Parang I've been craving for food. Ang dami kong kinakain, yung usual ko na kinakain. Times four. So, tapos yung pang-amoy ko, parang nag-change na rin. So sabi ko, maybe this is it. So I've been testing. So may mga tinest ako, yung mga normal na pregnancy test. Then nag-start ako ng fourth day before my period, yung schedule ng period ko, and merong faint line. But sometimes kasi yung faint line na yon parang false positive. So hindi pa ako masyadong na kukumpir meron. So the next day, marami naman ako biniling test. So sabi ko, gamitin ko na kasi pag nabutis ako, hindi ko na ito magagamit. Sayang naman, di ba? So yung third day, meron. Second day, ano yung padark ng padark? Oh, then one day before, padark ng padark na. So sabi ko, ito na. Tas ito na yung pregnancy test mismo, ah? No, ito yung di pa digital. Yung parang normal pregnancy test lang na mabibili mo ng set na parang 10, 20, ganun. Ako, nasa taping ako noon. And hindi ko alam na nagtatest na pala si Mel. Pero she had that final, super accurate. Actually, medyo pricey siya, no? Yes, 1,000? Yung digital, 1,000 plus. Mabibili niyo online yon kung gusto niyo mag-check. Yung talaga makakapag-prove. Tapos, ide-dip mo sa wiwi? Yes. Ayun. So, we were waiting for that day. Nasa taping ako. Buti na lang, lahat ng artista nasa location at hindi nila ako marinig. At we went for that moment na mag-check. Kaya ito yun. Panoorin nyo, guys. Ready. Wait lang. Kabahan ako. Can you see it? Oo, nakabahan ako. Ako din. Me too.
Wait. Ah! No! Next 2 weeks, sige, papa-ultrasound. Or if we can, earlier, tayo natin si Mia. Yan. 1, 2. Back. Thank you. Good. Oh, diba? Siyempre, iyakin moments. Oh, it was super emotional. Kasi ako din, yun yung parang ano ko eh, na mag-confirm. Kasi yung mga test, nag-test na ako. Pero parang gusto ko makita yung word na pregnant dun sa digital test. Ako, kabado ako. O, sasaya sige, gagawin ko to with Nico. Kahit video call. At least, parehas kaming maka-experience noon yung talagang ma-confirm. Oh, pero mahirap kasi malayo ako sa kanya. I was alone, she was alone. Kaya talaga yung pagsuporta sa isa't isa ay talagang double effort. Aww. And medyo takot ako kasi a few months before, hindi tayo nakabuo eh. So, to finally see the word pregnant, it was happiness! It's different kapag yun na, buntis na. Parang mas nag-grow kami as a couple din. Laking tulong. Tapos mas na-feel mo yung love ng husband. Totoo ba yan, mga ladies? Masasabi ko, kung ngayon, kanina lang, gutom siya. Mag-motor ako sa labas para bumili ng pagkain. Bumili ako extra. At sigurado, sinigurado ko yung, kung ano yung gusto niya. Kasi parang yung dati niyang favorite, hindi na niya favorite ngayon. So, ano yung mga gusto mo at ayaw mo ngayon? Super favorite ko, seafood. Ngayon, hindi ko man lang kaya amuyin. Noong birthday ko, di ba? Ayaw mo. Nag-help ako mag-set up. Pero yun nga, pero nag-set up ako. Sabag nasusuka ako mag-set up. Tapos after nun, dun ako sa dulo kumain para hindi ko masyado maamoy. So, to take the dati, grabe ako love, di ba? Oo. Kumain. Dalawang crabs, kaya niya mag-anim ng kanin. Pero ngayon, pili yung mga food. Gusto niya talaga sabaw. And ako, bilang kaya ko naman, may motor naman, ako yung bumibili ng food niya. And that's it sa pag-announce namin. Grabe, super excited kami dito. And sana na-inspire kayo. Kasi sobrang na-inspire din kami sa nangyayari sa aming buhay ngayon. Oo, at para mas matuwa kayo para sa amin, here are some photos of baby Anne's ultrasound. Cute ni baby Anne, gumagalaw na. Athlete. Super excited. Athlete, either volleyball player or jiu-jitsu.
practitioner, hindi natin alam. But tama, I hope you guys are inspired also. At sana matulungan nyo din kami with your tips at advice bilang first-time parents kami. And we're looking forward na makapag-create ng mga memories along with you guys. So thank you. And yeah. We're gonna be a family. We're super excited, guys. So make sure you like this video and subscribe to our channel. This is our brand new channel, Life with the Nacinos. See you guys.